So hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Siyempre, nandito ulit tayo ngayon sa Carbs Bike Bukawi para sa isa na namang bike check videos. Pero bago tayo mag-bike check, mag-unbox muna tayo ng isang Twitter na road bike. So makakasama natin, ayan, na si Kuya Ten at si Kuya J, para makatulong tayo sa pag-unbox ng isang Twitter na road bike. So ito yung i-unbox natin guys. So ayan o, oh. Ayan. So wala lang intro guys. Diretso tayo sa unboxing and bike check video ng Twitter Sniper Pro 2.0 R24. So ayan guys, so mag-unbox tayo ng Twitter. Ayan si Kuya Tenten at si Kuya J. Ayan. So maraming salamat sa pag-assist, Kuya Ten at Kuya J. Yan nga pala ang magkapatid na mechanics ng ating Carbs Bike Bukawi. Ayan. Ayun o. Silip tayo. Wow. Ayan. Nakadamit pa siya guys. Huhubaran natin yan. Yun o. Ayan. Nakaka-excite naman guys. Di ba? Alam mo yung ano, yung pakiramdam na hinuhubaran mo yung isang bike. Di ba? Ayan. So syempre, yan ay nakabalot ng mga foam para safe ang travel ng ating bike. So ayan. So silip muna tayo. Ayun, na retrospect. Ayan guys, na-search ko to. Cage daw ang tawag dyan. Ayan. Naka-retrospect na 11. Ah, hindi. 12 speed yata to. Ayan. Kasi RS24 eh. So, RS retrospect yun. Then 24. 24 speed, 2 times 12. So yun yata yun, nabase sa aking research. Yan o, para ka lang nagbubukas ng regalo. Yan o. So yun yung kanyang ano guys o, end cap. So end cap pa lang guys, eleganteng elegante na. Napakaganda na ng end cap pa lang yan o. Diba? So napaka secure ng ating packaging ng ating bike. Kita nyo naman, safe na safe ang bike ninyo kapag pinaship. So ito ang ating seat post saka mga accessories. O ito guys, oh, seat post. So napakaganda. Ayun, carbon na yun guys. Oh. Tingnan nyo naman. Napakaganda ng ating seat post. Pedal. At may battle cage din sir. May battle cage holder. Ayan o. Oh. At manual. Ayan guys, basahin muna bago mag-ride. Napakahalaga ng isang manual. Ayan. Marami tayong matututunan dyan sa manual na yan. So mamaya, babike check natin yan guys. Himay-himay natin ang pyesa niyan. Kung ano yung makikita natin dyan. So sa ngayon, ma-unbox lang nila Kuya Ten at Kuya Jet. So pag binili niyo to, ayun. Nakatanggal ang skewer sa gulong. Kayo pa ang magkakabit. Ayun, oh, kita niyo naman. Ayun, naiwan yung ano. Naiwan yung spacer. Ayun. Ayun guys, kita na natin naka quick release ang ating gulong. So, kung ang quick release ang harap, ayun, malamang quick release din ang likod. Ganda, oh. Ayan, guys. First time ko magbabike check ng road bike na kulay itim ang chain. Ayan, kulay itim, oh. Kadalasan na babike check natin, silver. So, ganda. Ayan na, nasusulyapan na natin yung ganda ng ating road bike. Yan. So yun guys, oh. Ang ating drop bar, itsura siyang carbon, pero parang hindi siya carbon. So sa pagtutornilyo guys, isa-isa lang. Huwag nyo muna kaagad higpitan. Isa-isa lang.
Ayan guys, so may makikita kayong marker sa handlebar para malaman kung nasan ang gitna. Yan. So ayun yun, yung pinakagitna na yun. Ayan, hahanapin nyo yan sa lahat ng handlebar. Ayan, so lahat ng handlebar, or halos lahat ng handlebar or drop bar ay may makikita kang bilog o target or tuldok. Meron silang marker na para malaman kung gitna yung iyong handlebar. So sa drop bar na to, nasa ibabaw. Sa mga mountain bike, nandito sa may bandang harap. So since naka-drop bar tayo at ang kanyang lock dito ay may cover dito, kaya na malamang at nandito yung kanyang marker. At para sa isa pa, para malaman mo kung pantay ang iyong handlebar, parallel dapat or straight ito saka yung stem. Ayan. So dapat pag tinignan mo sa gilid, diretso yan. Ayan. So kung saka mo siya sisigipan kapag nakuha mo na yung gusto mo o yung tamang pwesto ng drop bar o handlebar. Ayan, kita nyo naman, no? So pa isa-isa pa rin. Mas maganda pa cross ang pagsigip mo. Ayan. Natutunan ko yun sa kotse, gulong ng kotse. Dapat pa cross daw ang pagpapasigip ng tornilyo. So palagay ko ganun din dito. Ayan. So ngayon lalagay na ang ating seat post at ang kanyang saddle, upuan. Yun o. Kulay itim. Black Mamba. Ayan o. Tapos dito sa ating seat post, mayroon tayong rubber cap guys. So palagay ko yung rubber cap para hindi mapasukan ng alikabok, buhangin ang ating carbon dito sa loob. At ito ang ating lock. Yan. Nung unang-unang bike check ko guys, hinanap ko pa talaga yung lock na yan. So ayan. So andun ang lock sa may bandang top tube. Ayan, nakikita nyo yung butas na yon. So pag nilagay mo yun, ipepress yan. Ipepress pababa. Ayan o. Yeah, may dumaang bus, guys. Ingat sa mga bumabiyahe dyan. Tapos, meron tayo ditong scale para alam nyo yung height ng inyong seat post. Siyempre, sa mga nangangarera, napakahalaga. At ito nga pala, guys, napakahalaga sa isang carbon bike ang tinatawag na torque wrench. Kasi merong torque, maximum torque, ang bawat parts ng bike, lalo na sa mga naka-carbon frame. So, ang ating seat post, ang recommended torque ay 4 nanometer. Ayun. Newton meter. 4 Newton meter. Ayan. So, medyo nagsa-science tayo ngayon. Ayan. So, kung wala kayo niyan, punta na lang kayo sa pinakamalapit na bike shop or bike store. Napaka-delikado kasi kung hihigpitan nyo ng kamay yan. Baka mamaya mapasobra kayo. At sigurado ko guys, nasa manual. Makikita nyo sa manual yung mga torque. Yung torque niyang seat post, yung torque nito, lahat ng tornilyo palagay ko nasa manual yan. Ayan, ito din. May tornilyo din niya. So alamin din ang torque niyan. Kasi carbon, sa carbon nakatornilyo yan. Yan. So sa kanyo ngayon ilalagay yung cover para hindi mapasukan ng alikabok or buhangin ito. So ito yung ibabaw ng ating seat post. Yan. So yun guys, nahanap ko kung saan natin sisikipan eh. Mamaya malalaman natin yan. Ang pagsikip niyan. Ayun, nandun sa ilalim. O, oh, diba? Ayan. First time lang natin kasi na makakita ng ganitong road bike na binubuo. Ayan. So maraming salamat sa Carbs Bike sa pagkakataong binigay sa akin para dito. Ayan. Thank you.
So meron lang din pala siyang isang tornilyo dito. Kagaya din pala ng ibang seat post. Yun, may luwagan tong isa. Yan. Tapos meron din dito isa. Ayun. Ah, okay. So dalawa ang tornilyo natin para malak ang ating saddle. Yun, shoot na. Ayan guys, may nakasulat pa N. Ano to? Kala ko N max eh. Ayan, may maximum saka minimum din siguro yung ano na to, yung layo ng saddle. So dalawa pa lang higpitan. Ayun, isa doon. Saka isa dito sa ilalim. Ayan. Ayun, dalawa. So secure na secure ang ating upuan. So kadalasan sa mga bike na nababike check natin guys, isa lang yung tornilyo, yung nasa ilalim lang, yung Allen wrench. So ito pala dalawa. Ayan, meron yata, Gs yata to. Gs. Tapos Allen sa ilalim. Ayun. So napaka-secure ng ating upuan. Ito yata guys, itong upper part ng seat post natin ay made of alloy. Ah, ayun, tama, alloy guys. So sa ano ko palang kapapa lang eh, oh, ayun. So alloy to, itong pinag-clamp ng saddle. Tapos itong pinakakatawan. Yan, carbon. Yan. Okay guys, ayan ang ating iba bike check. Oh, napakaganda na all black na Twitter Sniper Pro RS24 na road bike. So ang ating frame, fork at seat post ay gawa sa carbon. Yan, glossy black. Kung makikita nyo guys, so napakaganda ng ating frame set. Ayan yata, kung hindi ako nagkakamali, frame set yata. Yan. At ang kanyang top tube guys ay tapered na may logo ni Twitter na tweet yan. At internal ang kanyang headset. So nasa loob yung bearing yan guys. Yan. So base sa aking pananaliksik, magkaiba ang integrated sa internal. Yan. At yan ay naka-internal cable nga pala guys. Isa rito, isa dito, at isa ro. So bali tatlo. Dalawa sa down tube at isa sa top tube. Ayan, so makikita nyo. At dito tayo ngayon sa top tube guys. May mababasa ka dyan, EPS Technology Carbon Nano. Yung carbon, alam ko yan. Yung EPS, hanggang sa ngayon hindi ko pa rin alam yan. Pero sigurado ko, technology yan na kung saan ginawa yung ating carbon frame. At meron tayo ditong warning, basahin yan bago mag bike. At meron dito Twitter guys, oh. Medyo hindi siya masyadong nakikita. Kailangan mo siyang lapitan para makita mo siya or kapain. Tapos wala namang masyadong ibang design. At dito meron ka ding makikita kung hindi mo siya titignan. Create unlimited. Ayan. Gumawa ka daw ng walang hanggan. At dito guys, may makakapaka dito na parang mga tigya-tigyawat. Magaspang eh, oh. Para kang humawak ng mukha. Ayan, ang gaspang oh. Yan, hanggang dito guys. May magaspang. Tapos dito sa kanyang top tube, dito sa may bandang likod, may makikita ka pa rin dyan kung titingnan mo lang. Meron nakalagay dyan na carbon technology, tapos style. Medyo hindi siya visible sa camera guys. Ayan o, kung makikita nyo. At ang size ng ating frame, nawawala na naman sa focus ang camera natin guys. May dumaan na namang chicks. Ang frame niya guys ay 48 size small. Ayan. So may sariling size chart nga pala ang Twitter. Ilalagay ko na lang, i-display ko na lang guys dito yung recommended height para dito sa 48 cm na small. Ayan. At syempre meron ditong dalawang lalagyanan ng battle cage. Yung isa meron na
at yung isa wala pa. So dito lagayan ng biryan at dito lagayan ng pulutan. Yan. So napakasarap pag lalo na pag malamig ang beer. At dito sa kanyang down tube, may makikita ka dito ang Twitter. At pag kinapa mo, ganun pa rin. Parang magaspang, parang kumimas ka ng mukha na maraming tigyawat. Etong Twitter para tong decals. Para kang kumapa ng sticker. Yan o, pero pintura yan guys. So napakaganda guys, so napakaganda. Yan. At dito sa kanyang chainstay, may makikita ka dito ang sniper. Pinturat pa rin to guys ha, pero pag kinapa mo, para siyang decals. Yan. At dito sa kanyang chainstay, ganun pa rin, meron dito parang magaspang. Yan, hindi naman siya mas magaspang na magaspang. Konti lang naman, parang texture lang naman. At dito may nakasulat na carbon, super light. Ito nga palang bike na to guys ay tumitimbang ng 8.8 kilograms. So napakagaang ng bike na to guys. At itong fork, ang fork nga pala natin guys ay tapered fork. At may nakasulat pa rin yan na Twitter. Ayan. So ito, meron pa rin itong parang magaspang. Ayun o. Oh. Ayan, nakita na sa camera guys. So yan yung sinasabi ko na magaspang. Ayan. Twitter na parang decals din. Ito nga pala ay tapered carbon fork. Ayan. So tapered carbon fork. Napakaganda ng fork natin at ng ating frame. At dito tayo sa kanyang wheel set. So simulan natin ang kanyang hubs. Ang hubs ay gawa ng retrospect. So napakaganda, retrospect. Bilangin natin ang holes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 holes na retrospect. Alloy, CNC ang ating hubs, seal bearing, at ang ating rims ay aero. Nagawa yan ng retrospect. Ayan, made by retrospect. At ang kanyang gulong ay gawa ng Innova Pro Smoothie 700x25C. Yan, gulong ito ng Innova. Kinuha lang, nilagay dito. Joke lang yon. At sa kabila, ganun pa rin. Retrospect na hubs na CNC. Bilangin natin ang holes. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 24 holes na retrospect na hubs. At retrospect na aero rim, double wall alloy, yan. At Innova Pro Smoothie 700x25C na gulong na naka-skin wall. Ayan o, oh, skin wall na yan o. Oh. At dito na rin tayo sa ating cogs. Ganda ng cogs niya guys o, oh. Ayan. Ang cogs niya ay gawa ni Sugek. Ayan guys, so kung nakikita nyo, gawa yan ni gawa yan ni Sugek, ayan. Na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 speed na 11 to 30. Ayan guys, kung nakikita nyo, 11 to 30 teeth na 12 speed. At ang ating kadena ay gawa ni YBN. Ayan, nakikita nyo YBN. At ang ating RD ay gawa ng retrospect na 12 speed. Eto guys, makikita nyo oh. Kung hindi ako nagkakamali guys, ang tawag dito ay carbon cage. Pakitama na lang ako guys kung mali. At tingnan nyo yung pulley niya guys. Naka oil slick at oversize. Na alloy yan, alloy. Ayan oh, dalawa yan, dalawa. Ganda oh. Napakaganda guys. Yan. At dito sa kanyang crank, nawawala na naman sa focus. Ang crank natin, ayun guys. Nakalimutan ko, pakinggan nyo. Tunog mayaman ng ating cogs. Ayan. At dito tayo sa kanyang crank. Ang crank niya ay gawa ng Pro Wheel na 170mm yung crank arm niya. Ayan o, Pro Wheel Oz Owns na 110mm BCD. Ito nga pala ay 34 teeth na 2x. Ayan, yung 50 yung pinakamalaki, 34 yung pinakamaliit. At gawa to sa alloy. Yan, alloy yung ating chain ring. At hollow tech. Yan, so sabi nga ni Idol, so be it. Lagusan daw yan ng mga halimaw. Yan, shoutout sa iyo Idol, so be it. Yan. At ito nga pala ang ating FD.
na retrospect na 2-speed. Ayan. So, nakatornilyo siya rito. Ayan. So, yung mga magtatanggal at magkakabit nito, advice ko, gumamit kayo ng torque wrench dahil may maximum torque to. Naka-carbon kasi ang ating frame. So, wag basta-basta maghihigpit. Ayan. So, dito sa kanyang seat posts, sa seat post nga pala niya guys, dito niluluwagan at sinisikipan. Luwag, sikip. Ayan lang. Ayan. Dun. Ayaw mag-focus pa rin. Yun. At ito ang kanyang seat post, made of carbon. Ayan. At dito sa taas, ang upuan niya, walang nakalagay kung sino ang gumawa. Ayan. Ayan, malambot. At meron pa rin dito guys, na labasan ng utot. May kanal dyan oh. So pag nautot ka, pwede kang umutot, labasan ng utot yan. Ayan. At manipis. Ayan, at malambot. So, tamang-tama na to sa mga ngarera. Ayan, oh, napakalayo nung kanyang, or napakatulis. Napakahaba, oh. Ayan. At dito tayo sa kanyang drop bar. Yung drop bar niya, guys, 390 mm. Made of alloy. Tapos, ang kanyang stem ay 85. Made of alloy na. At ang kanyang headset ay gawa ni Twitter. So, tingnan natin. By the way, yung stem nga pala natin ay gawa ni Twitter. At ang drop bar ay gawa pa rin ni Twitter. So, Twitter, Twitter, Twitter. Tweet, tweet, tweet. Yan. At meron tayong 1, 2, 3. 3 na 1 centimeter na spacer at isang 1 and a half spacer na carbon. Kung hindi ako nagkakamali, carbon na yata yan. At ito ang kanyang lever, guys. Ang lever niya ay retrospect. Carbon to, guys. Ito, carbon. Yan. At kung hindi ako nagkakamali, ikakaiba to. Hindi to STI, guys, eh. Pakicomment na lang, guys, kung alam nyo tawag dito. Basta hindi to STI. One click, papunta rito. Tapos, two click. Yon. May one click down, two click up. Yan. At kung mapapansin nyo, guys, napakalinis ng kable natin. Naka-internal cable tayo. Naka-ICR tayo. Dito lumabas. Ayan, oh. At dun. Yan. So, papakita ko sa inyo kung saan pumasok. So, dito pumasok ang kable ng preno. Dito pumasok ang kable ng FD. Dito pumasok ang kable ng RD. So, dito lumabas ang kable ng preno. Ayan. Dito lumabas. At doon lumabas naman, guys, yung kable ng FD. Ayan, linawan natin. Ayun, ayun yung kable ng FD. At dito lumabas yung kable ng RD. Ayan, guys, ayan. Okay. At ito ang kanyang preno, guys, oh. Ang preno niya ay gawa ni Tektro na aluminum. Ayan. So, sa kabila, syempre, ganun din. Tektro na B-brake. Made of aluminum. Ayan. At meron nga pala tayo dito ang adjuster. Nagawa yan ng Jaguar. Kung hindi ako nagkakamali, Jaguar ang ating kable na merong rubber protector. Rubber protector yata tawag dito, guys. Ayan. Pakitama na lang ako kung mali ako. Ayan. At dito tayo, guys. So tingnan nyo itong folding bike na to. So yan. Yan, bigay nga pala sa atin yan ni Sir Carpio ng Carbs Bike. At ipaparapol natin yan kapag umabot tayo ng 1,000 subscribers. So ano pa hinihintay nyo? Subscribe na sa aking YouTube channel. So bigay yan ng Carbs Bike Bukawe. Ayan, oh, kita nyo naman. So napakaganda ng folding bike na ibibigay para sa ating mga masugid na subscribers dyan. So subscribe now, win later. Yan, bukod guys sa folding bike at Twitter, meron din silang mga binibentang mga entry level na mountain bikes. Ayan, oh. So meron din dito, guys. Ayan. So ayan na tayo dito, Meager Techno, may XIX. Merong XIX. Ah, nawala na yung Avia, saka yung Foxster kahapon. Meron tayo dito ditong frame. Ayan. So sa kabila, meron din naka-display. Ayan lang, guys. So, merong strong. At meron din tayo mga kiddie bikes. So, dito nga pala yung mga parts nila, guys. At yung mga repair ng bike. At dito, syempre, meron tayo dito yung mga kiddie bikes. Ayan, oh, sa mga kiddie kids dyan, oh, mga chikiting. At ito ang folding bike. Ayan. So, ayan, guys. Ang bike check video natin ng Sniper Pro RS24 na gawa yan ng
Twitter. At yan ay mabibili ninyo, syempre, dito lang yan sa Carbs Bike Bukawi sa halagang 38,000 pesos lang yan, guys. Oh. So, pag nakita mo yan, guys, baka pangarapin mo. Ang masaklap, eh, baka mga panaginipa mo pa yan. So, bago ako magpaalam, guys, shoutout muna ako sa mga bago natin subscribers dyan na si Wesh Gaming at si Stanley Gaming. At bukod dyan, shoutout muna sila, Kuya Ten. Shoutout sa pamilya ko, sa asawa ko, tsaka sa dalawang anak. Shoutout ako sa asawa, si Glyde, tsaka dalawang anak, si Dana, tsaka si Jace. Shoutout sa pamilya ko, sa Gonzales, at Arenas Family. Ayan. So, ayan guys. So, kung nagustuhan nyo yung video, huwag kalimutan pindutin ng like. At mag-comment na rin kayo, guys, kung ano masasabi ninyo dito sa napakagandang Twitter road bike na yan. At huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check video. So hanggang dyan na lang, guys. Maraming salamat. Bye-bye. Babush. Paalam. Ayan o, Carbs Bike. Ayan. Carbs Bike.